Ito isang panimula at mapangahas na pagtatangka at pagbabahagi, kaugnay ng ugnayan ng sosyolohiya at sining. Isa itong paglalakas loob dahil tandang-tanda ko pa ang aking karanasan sa sining na nung kindergarten ako, umiiyak ako pag nilalabas ng teacher yung Crayola. Natatakot ako, parang hindi ko matanggap ang ginagawa ko. Kahit nung high school, sa mga gawain sa home economics, mga kaklase ko nasa cross stitch na at mga tablecloth ang ginagawa. Ako nasa tatting pa. Kaya nung anyayahan ako para sa pagbabahaging ito, ito ang mga naalala ko. Kaya may bahid na personal na paglalahad ang pagbabahagi sa araw na ito, ang aking paglalakbay sa sosyolohiya at ang paglalakbay sa sining. Pinakamahalagang salita dito yung at, yung pag-uugnay ng sosyolohiya at sining. Pangalawa, may pangamba rin ako dahil may matingkad na pag-aatubili sa sosyolohiya sa pagtingin o paggamit ng mga likhang sining sa sistematikong pananaliksik. Pangunahin ang teksto sa aming disiplina, bagay na kinakailangang usisain para sa isang empirical na disiplina at lalo na para sa ating bayan na nakikita natin, lalong-lalo na sa kasalukuyan, na marami tayong maiaambag sa larangang ito. Sa pagbabahaging ito, tinutukoy ko ang art o sining kaugnay ng visual methods in social research o yung tinatawag na pictorial representation, mga larawan, photos, film, pelikula o video. Paano malilinang ang mga ito tungo sa panlipunang pananaliksik? Pinapalagay na visual material is an integral part of the research process, whether as a form of data, a means of gathering data, or a means of presenting results. Ayon yan sa ilang dalubhasa sa visual methods. Bagaman at bunga ng iisang set of historical circumstances ang sosyolohiya at ang photography, halimbawa, noong mga 1830s, ang sosyolohiya ni Comte at ang image on a metal plate ay lumabas, may pag-aatubili pa rin sa disiplina sa paggamit ng mga larawan. Katakataka marahil yan dahil ang sociology at photography ay parehong paraan ng pagtingin. Both are ways of seeing, both are ways of exploring society. At kahit pa may mahahalagang akda si na Howard Becker tulad ng Photography and Sociology at maging si Pierre Bourdieu, Outline of a Sociological Theory of Art Perception at yung kanilang The Peasant and Photography at marami rin mga edited books tungkol sa visual sociology tulad ng kila Douglas Harper at Susan Pink, hindi tulad sa antropolohiya, hindi pa matingkad ang paggamit ng visual methods sa sosyolohiya. Palagay ko ay dahil may kaugnayan ito sa kwantitatibong orientasyon ng aming larangan at maaring lalong higit dahil sa struktural na orientasyon nito sa mga pangmalawakang usapin hanggil sa lipunan. Pero kung titingnan natin sa lokal na konteksto, mayroong naunang komparatibong pag-aaral sina Professor David hinggil sa street life of Manila, siya ang tumingin sa Maynila, at ganun din ibang mananaliksik sa Tokyo at New York. Tinawag itong visual ethnography at pinangunahan ni Professor Hidetoshi Kato na makikita natin mamaya ay nagpanukala rin ng isang pag-aaral para sa amin. Sa larangan naman ng mga docu, marahil kilala ninyo si na Rowena Gonzalez, yung kanilang Celso at Cora, pinagmamalaki namin na isa siyang sociology graduate. At ganun din si Ditsy Carolino. Paborito ko yung pelikula niyang Riles at Minsan Lang Sila Bata. So makikita natin dito yung potential ng visual method sa pag-unawa ng ating lipunan, subalit lalong nalo na marahil sa usapin ng pang-araw-araw na buhay. Mula sa aking takot sa Crayola at art classes at home economics, pagsapit ng 1985, habang nagsasagawa ng graduadong pag-aaral at siguro humahanap ng break, ay nakutingting ko ang camera at napukaw ang aking pansin ng larawan ng mga puno
At parang hindi naman ako naiyak nun. Kung kaya't mga puno sa campus ang aking pinagtuunan ng pansin, subalit may isang kaibigan ang sinabing, winawala ko raw ang mga tao sa aking mga kuha. Sagot ko, sosyo na po yung larangan ko. Nagbe-break ako sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan. Kaya mga marahil ako nasa sosyolohiya. Subalit, mayroon ring bahagi ng aking katauhan na naghahanap ng ganong ekspresyon marahil. Kaya noon, para sa akin, ang pagkuha ng mga larawan ay break o pahinga mula sa maraming tao sa sosyolohiya. Ito yung mga ilang larawan na nakuha namin, mga larawan na malapit sa faculty center kung saan kami nanalagi ng mahigit na 3 dekada. Hanggang sa, mayroong paghihiwalay na gawain sa akin, may paghihiwalay na larangan sa pagitan ng sosyolohiya at ng pagkuha ng mga larawan. Hanggang sa nagkaroon kami ng isang proyekto, inanyayahan kami ni Professor Hiditacio Cato na siya ring nag-anyaya kay Professor David ilang dekada nakakaraan para sa kanilang visual ethnography of street life. At ito naman ang pinagtuunan ng pansin ay mga magsasaka. Ang requirement ay kinakailangang mayroong mga larawan na gagamitin yung mga mananaliksik. Kung kaya't parang napilitan ako na pag-ugnayin yung sosyolohiya at saka yung pagkuha ng mga larawan. May 7 bansa na kasama dito sa pag-aaral na ito at isa yung Pilipinas, kasama ang Indonesia, Malaysia, Thailand, South Korea, China, Japan. Makikita natin yung paggamit ng mga larawan sa mga akdang ito, no? Sa paglilinang ng kwentong buhay ng mga magsasaka. Makikita natin yung daloy ng pananaliksik at yung nagbabagong ugnayan ng mananaliksik at ng kalahok. Yung unang pagkikita namin ni Natrini, ang layo-layo ko sa kanya, no? Dahil nahihiya ako, masyadong maraming nakikita sa isang larawan. Kaya sa unang pagkakataon ay hindi mo maintindihan kung ang kinukuhanan mo ay siya o yung kanyang taniman. Subalit, unang pagpunta ko po lang sa kanya, napansin na, napukaw na ng aking interes, yung isang larawan sa labas ng kanyang pinto, no? Sa loob ng kanyang pintuan, kung saan makikita natin ang larawan ng kanyang mga anak, ng kanyang nilang mag-asawa, ng diploma ng kanyang mga anak, at ng bagong 6 palay. So, itong larawan na to ay naging gabay. Naging gabay ko sa pag-unawa sa mundo ng babaeng magsasaka mula sa Pila, Laguna. At iba-iba yung naging papel ng larawan. So halimbawa sa larawan na to, nakikita, binibigyan ko siya ng kopya ng mga nakukuha namin, ay nakikita niya na, o siguro kaya naging konti yung ani kasi ang lalaki ng agwat sa pagitan ng eras. Nagagamit niya yan at nasabihan niya, yung mga mag-eras, liit-liitan niyo kasi nakita doon sa litrato. So isang papel ito, no, ng paggamit ng litrato na makatulong doon sa kanilang gawain. Isang karaniwang nakikita natin sa panahon ng anihan, no? Kahit na konti yung ani, parang ang saya-saya pa rin, no? May ganung ritmo, may ganung kulay. At siguro kung sinusulat ko to, parang magtutuon lang ako dun sa ang lungkot dahil ko konti lang yung ani. Pero dahil may larawan, naalala ko yung sinabi ng isang naroon na kahit konti ang ani, parang masaya pa rin dahil anihan. No? At isang eksena rin dito ay yung maninimot. No? Hindi siya bahagi nung nagtatrabaho sa palay, pero kinukuha niya yung mga naiwan, yung mga lisan, at inaalis niya yung mga tulyapis. No? At yun yung kanyang kinukuha at inuuwi. No? Kung wala ka sa larangan at hindi ka kumukuha ng mga litrato, hindi mo ito mapapansin. No? Pero dahil mayroong pinapakita yung mga visual na imahen sa atin kapag nasa larangan. Ito rin, familiar sa ating eksena na yan, sa highway. No? Sa tingin ko, may policy implications din yan kasi talagang dapat
nakikita ng ating pamahalaan na hanggang sa kasalukuyan ay sa mga highway pa nagtutuyo ng palay ang ating mga magsasaka. Itong litrato na to, no, halimbawa yan, ang kinukunan ko yung mga reyna at mga konsorte. Hindi ko, nung kinukunan ko yung litrato, hindi ko napansin na may isa palang prosesyon at ito yung mga bata na naglalayo na maging reyna sa kalaunan. No? So, para siyang dalawang prosesyon. So, hindi ko yun napansin nung kinukunan ko ng litrato. So, may iba pang mga imahe na nakikita tayo batay sa mga larawan. Kaugnay naman ang mundo ng kalahok, no? Dahil binigyan ko sina training ng kopya ng mga litrato ng Santa Cruzan, ang bilis niyang hinahanap yung mga litrato. Panahon pa to nang hindi pa digital noon, no? So mga nagpapakopya pa tayo ng mga larawan. Hinahanap niya ay yung Mahal na Birhen. So hinahanap niya yung Mahal na Birhen. Buti na lang may kopya ako ng may litrato ng Mahal na Birhen, no? And then ito rin, no, yung susunod na larawan ay sinukmani ang tawag namin dyan, Biko, no? Isa sa mga produkto ng nanggagaling sa mga palayan, malagkit, no? Ano ko na yan? Personal kong pagnanais na makuna ng litrato. Okay, itong susunod na larawan ay para ipakita na bagaman at itong eksena na to, yung ginamit sa pag-unawa sa mundo ng kalahok. Dahil makapangyarihan yung visual images, pinapakita ko rin na nagbabago, no? Kasi ang magiging impression na hindi nagbabago kung ano yung nasa dingding, ganun din yun at nananatili sa atin yun. Pero nagbabago yan. Mapapansin natin na wala na yung mga diploma dito sa kaliwa dahil kinukuha na ng mga anak at ng kanilang mga asawa at dinadala na sa kanilang bahay. Subalit may mga bagay na hindi nananatili, no? Na ipaayos na ang bahay na ito. Ang mga hindi natinag dyan sa larawan na yan ay yung larawan ng mag-asawa ni Natrining at ng kanyang kabiyak, yung 10 mag-anak at saka yung si Jesucristo na nananalangin. So may pagbabago at mayroong mga hindi nagbabago. Okay. Ang huling larawan, no, mula sa pag-aaral na ito ay larawan ni Natrining na hindi kukuha. Sana kuha ko, no? Pero sa pagtatapos ng proyekto ay mayroong tinalaga na professional photographer mula sa Singapore, no? Na Amerikanong nagtuturo ng photography at pumunta siya sa 7 bansa at kinuna ng mga litrato yung taniman at saka yung mga magsasaka. Mga 6 feet 5 itong photographer na to, Amerikano, at natatakot si Natrining sa kanya. Kaya hindi siya pumapayag na makunan siya ng litrato na hindi ako katabi. So katabi ako dyan sa kuha na yan, pero kinrap ako. Okay lang yun. No? So bilang mananaliksik, no, kailangan sabihin na ang litratong ito, na sa tingin ko ay napakagandang litrato ni Natrining, ay totoo, subalit naroon ako sa tabi niya nung kunin niya. At maaaring hindi nais kong isipin na hindi ganyan kung hindi siya ganyan kapalagay kung wala ako doon sa larangan. No? So, bahagi rin yun ng mundo ng kanyang naibabahagi sa atin. Okay, ito yung libro na nabuo, no? Rice in Asia, Lives of 7 Farmers. Ito yung kabuuan ng akda na yan at may kopya sa main library at may kasamang CD-ROM kung saan makikita natin yung gamit ng mga larawan sa pananaliksik. Kahit na may ganong karanasan sa pag-uugnay ng sosyolohiya at ng sining o ng fotografiya, bumalik pa rin ako after a few years, no, na tinuturing ko na tuwing summer kailangan ko ng may break. So, pinili kong maging break ay kumuha ko ng video course. Naging teacher ko si Fruto Core sa video. At sa black and white photography, sina Joseph Fortin. At kasama namin noon si Rafi Lerma, na naging kilala kamakailan, no? Dahil sa kanyang kuha na lumabas sa Philippine Daily Inquirer noong July 24, 2016, yung kuha niya nila Janely Olayres at Michael Sharon, no? At isang karanasan nito dahil nasa dark room kami at tinutulungan ako ni Rafi Lerma sa pag-produce at may nakita siyang isang larawan na ang liit-liit pa lang nung nakikita niya, sabi niya, "Ma, maganda 'to." No? Sabi ko, "Ha, paano mo nalaman?" Kinakabahan ako. So ang liit-liit pa lang nung nakikita niya.
alam niya. No, na. So, yun yung isa sa mga aking lucky shots. Nakuha ng panahon ng bagyo. Kasi nagkataon na binigyan kaming instruction na kukuha ng litrato sa labas. E bumabagyo. So, sapilitan talaga. So, yan yung naging bahagi. Marahil bunsod niyan, no? Pagkatapos ng bagyong Yolanda, na nakakaantig yung mga nakita natin, nabalitaan natin dito sa Maynila, no? Subalit, ano yung maari mong magawa? So, naisip namin noon na magpatuloy ng pag-aaral hinggil sa kapaligiran, no? At nagsumiti kami ng pananaliksik sa sentro ng wikang Filipino, sa kanilang gawad sa liksik, kung saan lilinangin ang usapin ng kapaligiran, kapaniwalaan at kaunlaran. At nagkataon, no, sa amin may kasabihan na para kang nanghahamit. So, kasusumiti pa lamang namin nung proyektong yon para sa pananaliksik. Eh, dumaan ang bagyong Glenda sa Timog Katagalugan. So, ito yung mga ilang litrato na kuha namin noong Hulyo 2014. At, subalit may mga matinding problema tayo sa paggamit ng larawan, kaugnay ng mga sakunaan ng mga disaster, no? Karaniwang mukha ng kahirapan ang nakikita natin dyan at may matingkad na mga etikal na konsiderasyon na kinakailangan nating bigyan ng pansin. No? So, matingkad ngayon sa pamantasan at sa larangan ng pananaliksik ang pagkakaroon ng mga institutional review boards para sa mga ganitong pananaliksik. No? At dahil din sa mga larawan, nakikita natin yung mga epekto ng bagyo at ano yung mga salita na malilinang natin dito. Pero hindi mong sinasabi na sinalanta ng bagyo, nasalanta ang bagyo. No? Pero may mga ilang kuha kami na nakita namin na parang ang mas angkop na salita ay ibinalibag. No? Ibinalibag ng bagyong Glenda ang Timog Katagalugan. Maraming litrato na ganyan. Subalit dahil mananaliksik, no? Gusto mong makita yung mas malawak na mga anyo sa larangan. Ilang hakbang lang mula sa mga puno na ito, no, na binalibag, ay bulaklak ng rosas na makikita natin mga 8 hakbang mula doon sa punong ibinalibag, no? Ay maliit na puno ng rosas na bumulaklak pagkatapos ng bagyo. Ibig sabihin ay na-survive niya ang bagyong Glenda. Mula sa sining mismo, no, mayroong magandang halimbawa ng ugnayan ng sining at araling Pilipino at palagay ko kilala ninyo ang tutukuyin ko, no, dahil sa kanyang akda ni Professor Brenda Fajardo na mga inukit na kaalamang bayan ng Paite. No, itinuturing ko ito na dahil nagmumula sa sining at iba rin yung kanyang perspektibo, subalit malay sa konteksto ng bayan ng Paite. Makikita natin yung kapaligiran, bakit sila rin magaling, no? Liban na sa angking talento talaga ng mga taga roon at kung paano nagbabago-bago ang kanilang mga likha batay sa pagbabago sa pisikal at pang-ekonomikong kapaligiran. No? So, para sa mga mag-aaral sa sining, isang magandang halimbawa ito, parang kabaliktaran ng sosyolohiya at sining, ito ay sining at araling panlipunan sa aking pananaw. Kailangan magbanggit ako ng ilang pagbabahagi kaugnay ng pelikula at mga mag-aaral. No? Nagtuturo ako nung isang taon ng special topics in sociological methodology kung saan bahagi yung visual methods. At bigla akong sinabihan ng isang estudyante, ma'am, panoorin niyo yung General Luna. Parang, sa matagal na panahon, ay ngayon lang ako binigyan ng assignment ng isang estudyante at manood ng General Luna. At sinunod ko naman, kagad-kagad. At nung panahon na yon ay hindi pa masyadong maraming nanonood. O, tinangkilik ng maraming mag-aaral at ng ating maraming mamamayan. So, ito natin makikita nung mapanood ko, no? At may mga estudyante nag-iiyakan, natutuwa. Yung impact, no? Nag-resonate. Ito pala yung magre-resonate sa ating mga mag-aaral. Kung kaya't hiniling namin, manap kami ng may kakilala kay Gerald Tarog at inanyayahan namin siya sa isang pagbabahagi. Napakaraming tintrabaho na ginawa para sa pelikula na yon. Subalit para sa amin, yung makita na
pag kasi may nagsasalita at may visual, may presence na wala talaga sa teksto, no? Yun yung napakalaking bagay at yun yung nakakaantig ng mga kalooban ng mga nanonood, kaya para nakakapanghinayang kung yung sinusulat namin ay puro nasa teksto dahil hindi mo talaga siya maipahayag. Pinanood ko kahapon yung Hermano Puli dahil sa Timog Katagalugan yon at nagustuhan ko. Pinanood ko rin yung Hele sa Hiwagang Hapis, 8 oras. Ang maganda rin ay mararamdaman mo yung pinagdaanan ng mga tauhan dahil sa 8 oras, pero talagang nakakapagod, no? Physically at saka yung mensahe, pero yung resonance din, no? Yun yung makikita natin doon, yung epekto sa mga manonood. Bilang paglalagom ng mga ibinahagi natin, no? Palagay ko'y kinakailangang maigpawan ang mga disiplina. Hindi ko masyadong pinoproblema kung sosyo pa ba itong ginagawa ko, no? Palagay ko'y kinakailangang maigpawan ang mga disiplina tungo sa isang integratibong pananaw. No? Mahalaga ang mga paksa na makukuha natin mula sa kanluraning concepts. Yung iba'y sinasali nito bilang konsepto, yung iba'y tinitingnan nito tulad ni Professor Fajardo bilang mga lokal na mga salita at tinatawag natin ng mga dalumat. Mahalaga rin yung kaparaanan na nag-uugnay sa paksa at metodolohiya ng pag-aaral at yung paraan ng paglalahad ang pinapakita ng sining at ng pelikula. Hindi maaring isang tabi ang usapin ng paglalahad. Ang kwento ni Nat Rining ay kwento na kanyang nabasa at kanyang nakomentuhan at nakagalitan ako sa ilang pagkakamali dahil mali ang petsa ng kamatayan ng kanyang yumaong asawa na aking nailagay. Karaniwan nagsisimula tayo sa mga bagay na may kabuluhan. Pumupunta tayo sa larangan upang usisain kung ano ang mga pagpapakahulugan ng mga tao sa kanilang kapaligiran. At magkasama ay inuunawa natin kung ano ang may katuturan para sa mananaliksi at sa mga kalahok. Sa tingin ko, ito ang binhi ng pagpapaliwanag o maaring yung tinatawag sa kanlura na pagtsutsorya, no? Mula sa kung ano ang maisaysay sa ating sariling konteksto. At mahalagang alalahanin ang sinabi ng ating mga bayani na may kaibahan ang ningning sa liwanag. Maraming salamat sa inyong lahat.